At kaugnay po sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos, makakasama natin ngayon sa studio ang kanyang abogado na si Attorney Vic Rodriguez. At mga kapuso, kung meron po kayong tanong or komento, pwede po kayong mag-tweet. Gamit lamang po ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Rodriguez. Good morning, Cara. At magandang umaga sa lahat ng iyong taga-subaybay. Okay, so nakapagbayad na po ang dating senador na si Bongbong Marcos ng 36 million, tama? 36 million, 23,000, I think, to be exact. Pero kulang pa ito, kalahati pa lang ito. Yun lamang yung paunang bayad. Dahil yun ang, under the order of the tribunal, two tranches. The first one is yesterday, the deadline, and the other one two months from April 14, which will be on July 14. Saan, paano na-come up itong 66 million pesos na kabuuan na kailangan bayaran? Yung order ng tribunal, ang ginawa nilang basihan ay yung traditional or established precincts. Kaya kung susundin mo yun, 500 pesos multiplied by the established or the traditional number of precincts, nasa mga 100,000 mahigit yun. Now, ang contention namin, even if we have complied partially with the order yesterday, it is with reservation. Ang sabi namin, you might want to reconsider, the Honorable Court might want to reconsider na dapat ang ginawang basis dyan yung clustered precinct. Kasi nga automated na tayo eh. Diba? Relevant lamang yung established or traditional precinct kung manual. Pero kung automated na, then you follow yung clustered precincts na for every clustered precincts, lima na ngayon ang laman nun. Eh. Pero itong 66 million to cover only yung mga areas na kinokontest ng kampo ninyo? Yung contested lamang, yung 36,000. Kasi ang ginigiit ng kampo ni Vice President Lenny Robredo ay dapat daw yung kabuuan. Well, that is their opinion and they're entitled to it. Kagaya rin naman ng mga, even a kindergarten can formulate opinion. So, wala kaming komento doon. Okay, 36 million pesos is a lot of money. Saan nakuha ng kampo niya, Senador Bongbong Marcos, itong halagang ito? Well, problema na kami nung natanggap namin yung belatedly released resolution. We got it Holy Monday. And effectively, we're given 48 hours to produce that money. 48 hours? 36 million pesos? Wow! Yes. Saan po nanggaling lahat itong pera ito? Even if the resolution was signed March 21. But anyway, we will deal with that later on. So what we really intended to file last Wednesday is a motion for reconsideration for the tribunal to reconsider the computation and if possible defer the deadline of payment. We weren't able to file the MR last Wednesday and of course obviously Thursday, Friday, holiday ho yan. So nakapag meron tayong hanggang kahapon, fortunately marami ho mga taga-suporta si Senador Marcos nag-pull ng kanilang resources and pinadala na lang kami ng manager's check for that amount. Ang sabi nila, kung ano man ang natatabi mong pera dyan, tabi mo na lang yan, ikaw nang bahala pumuno nung second tranche, which is hindi rin na maliit na halaga, Kara, that's 30 million pa. So walang dito sa 36 million ito na ito talagang kinover ito ng lahat ng kaibigan? Kaibigan ito lahat. And gaano po karaming kaibigan ito? Yung nakapirma po doon sa sulat, open letter that they have submitted to the PET yesterday, nakahapon din namin nakuha, 40 po silang signatories doon eh. So 40, so pwedeng mga tigna 900,000 kaibigan. Pangit naman if I would assume na ganun dahil binigyan ka na nga ng suporta. So kami, nagpasalamat kami and ang problema ngayon, we have to raise another 30 for just to meet the deadline for the second tranche. Okay, kasi nilabas po, lumabas po sa publiko itong listahan ng apat na pong kaibigan ni Senator Marcos na nagbigay ng nag-chip in kumbaga para sa 36 million. Merong ilang mga entries doon na lumabas yung pangalang Roa. Alam naman natin na middle name ni Pangulong Duterte ang Roa. So may ilang mga nagtatanong, kamag-anak po ba ito ng ating pangulo? Yeah, that was raised yesterday. In fact, when we checked, nung tinatanong na si Senator Marcos, I checked it, ako, Senator, hindi lang isa, kundi tatlo yung Roa dyan. And our reply, then yesterday until today, baka nakamag-anak ni Pangulong Duterte, baka rin naman hindi. Sa dami ng Roa at sa dami ng nating Pilipino, 100,000,000 na tayo. But I think whether they are relatives of the President or not, that's beside the point.
because karapatan din naman siguro ni Senator Bongbong Marcos to humingi ng tulong at tumanggap ng tulong pagka kinakailangan. So open naman yung mga nag-donate na i-disclose kung sino-sino. Nandun po yung pangalan nila, nandun yung pangalan nila, nandun yung address nila, nandun yung signature nila, and even their telephone numbers are there. So it's open for public scrutiny, they can verify it, and wala kami magawa eh. Decision nila yon. We're just the recipient of their generosity and benevolence. All right. Pero yung 30 million, si Senator Marcos na yun. Yun ang isa pa namin po problemahin. But at least we have complied. We beat the deadline and hindi kami madidismisan ng aming election protest. Okay. Bukod kay Senator Marcos, ay si Vice President Lenny Robredo ay pinagbabayad din ng 15.4 million pesos. Pero ayaw nilang magbayad muna kasi gusto daw nila makita muna na may basihan talaga itong inyong protesta. Well, that is their legal move. But for us, there's no stopping. We will move for the dismissal of their counter-protest on the simple reason that they failed to meet the deadline yesterday. And it's very expressed in the rules, specifically Rule 33 of the Rules of Procedure, na pagka hindi ka nakapagbayad ng additional deposit na hinihingi ng tribunal, your case may be ripe for dismissal. Rules po ang nagsabi nun, hindi ho tayo. Okay. Alam natin na yung may mga hindi naman, this is not the first electoral protest na dininig ng PET. Alam naman natin na si Senator Legarda filed an electoral protest against then Vice President De Castro, and it took 4 years bago nagkaroon ng final decision on that case. Handa ba kayo na umabot ng 4 na taon yung That's why it's in the best interest of Senator Marcos na agaran ng umusad itong election protest. And I fully understand where you're coming from, Kara, dahil ang amin niya eh mag-iisang taon na mula noong huling halalan na hindi pa ho umuusad itong election protest si Senator Marcos. If I may please make a comparison between the election protest filed by then Secretary Rojas versus then VP Binay. Yeah. 3 buwan pa lamang ho nagkaroon na ng preliminary conference. Ito 10 buwan na hindi umuusad yung kaso. And considering the ang pinaglalabanan ho nila doon ay mga 900,000 votes. But in 3 months, na-set na for preliminary conference. Ito pong kaso ni Senator Bongbong Marcos na e-final laban kay Mrs. Robredo, 200,000 votes lamang ho ang pinaglalabanan dito. Pag-iisang taon na, hindi umuusad itong kanyang paghahanap ng katotohanan. Okay. So what you're saying is, pwedeng bumilis. Hindi kailangan maghintay ng 4 na taon katulad ng nangyari kay Senator Legarda or katulad ng nangyari kay Senator Pimentel, Coco Pimentel, Senate President Coco Pimentel and Senator Zubiri. Tama po. Pwedeng, kasi 4 years din yun. Tama po. Pwede talagang bumilis. In fact, it is also in the best interest of Mrs. Robredo kung kanya sinasabing walang dayang naganap, eh bakit natin idinidelay itong maagarang resolusyon ng election protest. So you think yung camp ni Vice President Robredo ang nagde-delay? Yes, they're delaying this deliberately. In fact, kinokontra nila yung kanilang sarili sapagkat nung sinabi nila, nag-file ng election protest Senator Marcos, bakit ka nagpa-file? Wala namang dayang naganap. O if that's the case, bakit nung sinagot nila, nung nag-file sila ng answer nila, meron silang counter-protest? So ibig sabihin, ina-acknowledge mo merong dayang naganap kasi may counter-protest ka eh. Ang sabi mo nung simula, bakit ka nag-file, Senator Marcos? Eh wala naman dayan, malinis ang halalan. And then when the court asks you to file your answer, you filed an answer with counter-protest. So it's a total contradiction of their positions. Ang sabi nila, fishing expedition lang daw ito eh. Well, of course, yun ang sasabihin nila. That is why if this is all about fishing expedition, why would Senator Bongbong Marcos move for the immediate setting of the case for preliminary conference? And why would he allow his friends and donors to spend their money kung alam naman namin na wala namang papupuntahan yung mga ebidensyang hawak namin? And for the record, yung election protest proper, Kara, is 1,000 pages. Ang attachment po noon is 2,000 pages. Ganun kasiksik yung aming ebidensya
Kaya handa ho kami, kahit sabihin nilang bukas, buksanan na ng balota, judicial revision, judicial account, ready kami, game kami. Pero sinasabi nila, yung basihan nyo daw ay yung preview, yung mga batas na manual pa ang election at hindi automated. Well, titingnan mo yung BP 881. Yun yung manual. Mm-hmm. Hindi naman ho lahat yung repealed or hindi na pwedeng gamitin ngayon. Mm-hmm. Meron po pong mga provisions doon na still relevant in relation to or in conjunction with the automated election system. Okay. Speaking of the automated election system, ang Smartmatic sinisingil ang COMELEC kasi hindi na isauli kaagad yung mga VCM, yung mga vote counting machines. At may kailangang bayaran na 2.1 billion pesos. Handa ba kayong i-shoulder din ito? Why would we shoulder it? Eh kasi kayo daw po yung dahilan kung bakit hindi na isauli hindi yung mga VCM. Hindi ba ang prudent management mo kung ikaw ang COMELEC, ina-anticipate mo na mayroong protesta dyan, whether barangay election yan, city councilor, municipal mayor, and then pipirma ka ng kontrata, papasok ka sa isang kontrata na wala man lang contingency. Mm-mm. Na Ma'am Cara, pagka sakali nagdemandaan, hindi namin sagot ito. Ha? So doon mo makikita yung lack of foresight and leadership din na kahinaan ng mga nasa COMELEC. Okay. Si Senator Bongbong Marcos, kapag may nababakanting position sa gabinete, laging nagka-crop top up yung mind. Top of mind lagi si Senator Marcos na baka ibibigay ni Pangulong Duterte kay Senator Marcos itong posisyon na ito. Kung sakaling mabigyan ng posisyon sa gobyerno si Senator Marcos, paano mangyayari doon sa kanyang electoral protest? Tuloy po iyon sapagkat ang principle of abandonment hindi po papasok kapag appointed position lamang. Okay. Ang papasok po yung abandonment kapag ikay nag-file muli ng iyong candidacy for any elective position, whether same position, higher or lower, it will be deemed vacated or abandoned. But not if you're going to be appointed as a cabinet secretary, halimbawa, mabigyan siya ng pagkakataon. Okay. So you don't buy itong argument ni Attorney Romulo Makalintal na sinasabi niya, hindi lang elective position, kundi pati mga appointed position daw ay mga ngahulugang tinatalikuran wala na naman, yung... Wala naman kasing jurisprudence to support his claim. Fact of the matter, the biggest proof, yung nakaraang administrasyon, si then Secretary of DILG was appointed as DILG Secretary pero nagpatuloy yung kanyang election protest up to the very last day ng kanilang panunungkulan. Na-dismiss na lang dahil mutin academic na. Ito yung kay Secretary Rojas before? Yes, and the VP Binay. Alright, okay. Pahabol na tanong po mula sa ating Twitter follower, sino po ang biggest contributor dito sa 36 million pesos? We wouldn't know dahil binigay nila yung cheque ng buo and nakapirma sila lahat doon sa yung 40. Again, that's beside the point dahil kung titingnan mo naman ang sose ni Mrs. Leni Robredo, gumastos siya ng halos kalahating bilyong piso noong nakaraang halalan. And we're not questioning that. Why? Wala naman siyang ginawang bawal . It is within the limits prescribed by the election law. Mabuti, marami siyang kaibigan at donor. Ah, so it's one check. One check. Hindi siya tipong nag-chip in, no, chip sila in na yun. Sila. And then sila nang bahala kung paano nila ginawa yun. They just gave us the check. One check tapos MC. Meron lang may... And then yung kanilang... Na supposedly ito daw yung nag-contribute. Letter, yeah, to the... May open letter sila addressed to the Supreme Court. Nakapirma sila lahat doon. Does Senator Marcos personally know these people na nag-donate sa kanya? Oh, yeah. Some of them were his classmates. Okay. And some of them even joined us yesterday. Siguro mga pito doon sa nakapirma. Sumama mag-file. Pahabol na tanong ng ating Twitter follower, hindi po kaya may kapalit daw ito? Well, open lagi naman yan sa mga duda, di ba? In the same manner, again, I'll bring back the issue of sose. Kalahating bilyon yung ginastos ni Leni Robredo. Wala naman kayo naririnig kay Senador Marcos. Karapatan niyo yun . Tumanggap ng donasyon at gastusin yun, whichever way she wants it. Okay, all right. And with that, maraming salamat po sa inyo, Attorney Vic Rodriguez, ang abogado ni dating Senador Bongbong Marcos. Thank you, sir, for your time. Thank you. Salamat po.